Hi guys, this is Erds. Welcome to my channel, Rather This One. Eh, nandito ako ngayon sa somewhere in Carmona, Cavite. Hindi ko na lang muna di-disclose kung saan. But I will do something that first time in my channel, okay? So I will going to have a bike review. Pero syempre, para maiba naman, ito yung kauna-unahang bike review ko, kakaiba. Hindi siya dalawang gulong, kundi tatlong gulong. Nandito ako ngayon sa BEMAC Electric Transportation Philippines Incorporated. Pinalad tayong makahiram ng isang unit to do a test ride of their vehicle. Okay, di ba? O, unang test ride pa lang yan. Kakaiba na kagad yung ating test ride. Okay? Tara guys, dali! Testing natin. Excited! Okay guys, dito na ako ngayon sa labas. Papakita ko na sa inyo yung pinahirap sa akin yun. Ipakita sa inyo. Okay? So, medyo makulimlim. Ang pinahirap sa ating unit is this one. This is 68 BM. Okay? Yan, ito, this one. Yan. Okay? So, this is 68 BM electric vehicle of BEMAC. Okay? So, category nito, motorcycle pa rin to, pero 3-wheeled motorcycle. So hindi pa siya categorized as a car kasi hindi naman siya 4-wheeled vehicle. So pwede natin itong i-drive. Di ba? Motor pa rin yan. Okay. So ngayon, i-check natin look around and check natin yung loob kung ano yung mga features niya ng sasakyan na to. Okay? Tara guys, dali. Check natin. Okay guys, so subukan muna natin sa exterior. So sa unahan, okay? So yan, no? Hybrid siya ng motorcycle at ng kotse dahil meron siyang windshield. Okay? May windshield yan. Meron din wiper yan, no? Gumagalaw yan. So ito, ginagamit ito kapag umuulan, syempre. Wiper. Then, this is the headlights. Headlights. So meron niyang low beam and high beam. Kapag low beam, isa lang yung mailaw. Isa lang dyan. Pero pag high beam, so dalawa yung bukas. Then meron din siyang turn signals and side mirrors. Then, oh, sa harapan. So, syempre, isa lang ang gulong. This is disc brake. Disc brake, ang brake niya, disc yan. Kita ba? Check. Disc brake. Isa lang. Then, yung sa likod na dalawang gulong, alam ko, drum brake. Drum brake yung gamit dun sa dalawang gulong na yun. Okay? I'll show you. See? Yung likuran gulong niya, so halos parang ano na rin eh, halos parang kotse na rin siya. So axle to, alam ko yung likod yan, o, merong leaf spring, kita ba yan, o, para siyang leaf spring. So parang ano na rin siya, parang mini kotse. Alam ko ano to, drum brake yung gamit dito. Yung may brake pad sa loob, hindi siya disc brake. Then, alam ko, ano tawag dun sa ano, sa may gitna ng dalawang gulong? Differential gear. So, parang sasakyan na talaga siya. Then, sa ilalim, nandun yung ano, yung motor. Yung electric motor nung vehicle na to. Hindi ko lang may pakita sa inyo kasi ano eh, masyadong masikip. Okay. So, yan. Ito yung body niya. Ang body niya gawa sa FRP. Okay. Yan. Gawa yan sa fiberglass. Gawa sa FRP. O yung parang ano siya. Halos body na siya ng kotse. Yung style lang ano. Hindi lang siya basta plastic or lata. Okay. Then, yan. Meron din siyang
rain cover. Ito, rain cover. Para kung sakaling umuulan. So, pag umuulan, bababa mo lang yan. Okay? And yung interior niya, kabila, ano? Left and right. So, parang jeep. Yung isang model na for DOE project, yung tinatawag ng 69VM na model, designed siya ng, sa DOE or Department of Energy. Hindi ganito yung pasukan, kundi nasa gilid. Enclosed ng likod. Pero ito kasi yung commercial model nila, which is 68VM. Yung pasukan sa likod, then kabilaan ng upuan. Parang ano din, parang sa jeep. Okay, tara guys, pasok tayo. Okay guys, so dito ako sa loob. Na-adjust ko lang yung brightness, hindi nyo makita kanina. Ito yung nasa loob. Ayan ah, mayroong left side, right side. Okay. So kung makapansin nyo, mayroong backrest. Ito para sa mga passengers. Then yung silya, so may foam siya. Ayan oh, foam. Ano siya eh, para siyang synthetic leather. Ayan. Parehas yan, left and right for the passengers. Then meron din siyang estribo. Ayan oh. May kapitan siya para sa mga passengers. So, tingnan nyo, sa laking kunto. So, it will fit around 3. Yung kanto kalaki. 3 people. So, testing 1. Then, 2 sa gitna. 3 sa likod ng driver. Okay. So, kasi laki ko, 6. Pero, siguro mga, depende, cash out. Pero, alam ko, may weight capacity yung ano. May weight capacity itong e-trike. Alam ko. Ah, ito, may nakalagay. Nakalagay yung weight capacity. Yung, ano, yung B. Ang capacity niya is 7 persons lang. So, guys, bago ko pumasok sa driver's seat, papakita ko muna sa inyo yung silya. Yan, o. This is the silya. Parang may board to, tapos may kutsyon sa gitna. Then, naangat to. Ayun, o, naangat. Ang nasa loob niyan, yung utak ng tricycle, ng e-tricycle, which is yung BMS. Yan o, kita nyo. Confidential yan. The BMS, tsaka yung battery, nasa pinakailalim. And yung cord, yan, for charging. Okay. Then, nandun din yung charger, masyado na komplikado ko ipapakita ko eh. Basta, nandyan na yun. Sa likod ng silya, merong seatbelt. Yan o. Seatbelt. For drivers, safety, so syempre, pag nakupo ka, kailangan mo mag-seatbelt. Then, meron siyang, this one, the emergency brake. Or, yan, driver for the emergency brake. So, kapag naka-park, e-trike, so, daging dapat naka-ano siya, naka-engage. Tsaka ka lang andar kapag na-disengage mo na yung emergency brake. Okay? So, by the way, itong e-trike, meron siyang tatlong brakes. Meron siyang front brake, yung sa may handle, yung emergency brake, then meron siyang foot brake, yung sa gulong sa likuran. Eh, di ba? Tatlong safety feature o tatlong safety brake ng e-tricycle, ba? Na, napaka-safe. Guys, oh, nasa loob na ako. Ako po na ako sa driver's seat. So, ito yung pinaka-view niya sa likod. Kumbaga, parang kunwari ito yung side rear view mirror. Okay? Ipapakita ko sa inyo. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga nakikita ko sa harapan ko ngayon. If you flip ko lang yung camera, then marinig nyo naman ang boses ko. Okay? So, tara, ikot. Okay guys, so yan ang nakikita ng driver kapag siya ay nakaupo sa driver seat. Okay? So yan ang windshield, yan ang wiper. Okay, magkano yan syempre? Wiper. Oh, di ba? San ka pa? Tricycle, may wiper. Kapag umuulan. Then, syempre, nandyan yung kanyang dashboard. Okay? So, yung dashboard niya, eh, this is the lapit natin. The speed. Yan. So, nakalagay sa speed dito hanggang 60 kilometers lang. Ang maximum niya, kaya 50 to 60 kilometers. Pero, medyo unsafe na yun. Pag ginawa mo 60, yan takbo mo. Tapos, meron ka pang mga pasayero. So, around 40 to 50 kilometers. Medyo mabilis na yun. And ito yung susian ng e-trike. Then, wait lang. Tapos ito yung sa reverse. Reverse and forward. So, oh, maatras yan. Maatras ang e-trike. Then sa kabila, yung yan. High and normal. Okay. Pag naka-normal ka, economy. Then naka-high, ito yung medyo malakas yung motor. Kapag naka-normal ka lang, economy. Yan, tulad yan, nakalagay. Economy.
ang one full charge ng battery maabot ng 60 kilometers. Then kapag naka-high ka, medyo mababa na konti kasi mas malakas yung kain ng kuryente sa battery. Then this is the hazard. Kung naka-hazard ka, then ito yung sa wiper. Then yung sa handlebars, common. Yan yung kanyang accelerator, which is may nakalagay din dyan. 1, 2, 3, 4. Then the brakes. Merong reservoir kasi nga disc brake yung harapan natin. Then sa kaliwa, yan, headlights. Yung turn signal. Then yung horn. Yan. Then yung meron siyang pass light. Yan o. Pag pinipindot naman, nagpa-pass light yan. Okay. So then, mga mirrors, ayan o. Kita ba ako? Uy, hello. That's the rear view mirror and two side mirrors. Ayan. Side mirrors, okay? Okay. So guys, naipakita ko na yung dashboard. Then, ngayon, subukan na natin i-drive itong e-trike. So, bibitawan ko muna itong camera na to. Papalit tayo to GoPro. Okay guys. So, let's start off with the basic. So, motorsiklo ito. So, parang startup niya parang kotse. So, before nyo i-drive yung e-tricycle na to, disengage nyo muna yung ano, yung emergency brake. So, disengage. Yan. Kasi pag naka-engage siya, parang ano, ganyan na tulog nyo. O, diba? So, disengage yung emergency brake. Then, bitawan yung brakes. Then, dahan-dahang i-accelerate. Okay. Dire-diretso. Diba? Ang smooth. Ang smooth nung ano, nung acceleration nung e-tricycle. Then, kita yung side mirrors, left and right. Ngayon, yung parang instinct ng pagdadrive mo, parang ano din eh. Parang motor lang din kasi nasa gitna. Then, yun, pagdating sa humps, walang hirap-hirap. Ikot lang tayo. Then yung braking niya, ang smooth lang din. Depende sa ano, depende sa syempre sa pag-brake mo. Yung front brake tsaka yung rear brake. Yeah, testing natin yung front brake, itong front brake. Oh. Di ba? Front brake lang 'yon. Subukan natin yung rear brake. Ah, smooth din. So, paano kung halimbawa high speed tapos both brakes yung gagamitin natin? Ang smooth lang. Hi guys. So yun nga, nasubukan natin yung e-trike na to. Yan. Okay, overall, ang sarap niyang dalhin bilang vehicle or e-tricycle na to. Iba siya kasi dun sa conventional na tricycle na nakikita natin sa kalsada, yung mga pampasada. This is smooth ride, environmental friendly itong sasakyan na to kasi wala siyang usok na ini-emit kasi electric siya eh. So ito kapag halimbawa naubos na yung baterya, sasaksak mo lang siya sa output mo sa bahay basta kaya ng power na needed ng e-tricycle. So, yung information dito sa unit na to, makikita nyo sa description below ng video na to. And kung interested kayo, pwede nyo ko silang contactin sa kanilang Facebook page and sa kanilang website. And congratulations to BEMAC dito sa innovative product na to, which is yung e-tricycle or yung kanilang EV. So, if you like this video, please like and subscribe this video on YouTube. If you're watching in Facebook, please like and share para maraming makapanood ng video na to at maraming makikita ng innovative product na to ng BEMAC Electric Transportation Philippines Incorporated. Okay? Guys, this is Rider DZ1. Always remember, ride safe, ride steady. Rider DZ1, out.
Bye guys. Bye.